Libreng screening para sa cervical cancer sa mga kababaihan ang paglilingkod na handog ng Mountain Provinces Mission Health Ministries Department. Nakatuwang nila sa mahalagang programa ang mga espesyalista mula sa Baguio General Hospital. Tunghayan ang biyayang hatid ng paglilingkod na ito sa balitang may pag-asa ni Jackson Claudio. Ayon sa World Health Organization, ang cervical cancer ang pang-apat na pinakakaraniwang cancer ng mga kababaihan. Ang Pilipinas ay may populasyon na 39.6 milyong mga kababaihan, 15 taong gulang pataas ay nasa panganib na magkaroon ng cervical cancer. Humigit kumulang 7,897 kababaihan ang nasuri na may cervical cancer at 4,052 ang namamatay mula sa sakit taon-taon. Kaya naman ang kahalagahan ng Cervical Cancer Awareness Program at ang kritikal na pangangailangan para sa mga naturang hakbangin sa komunidad ay binigyang diin kamakailan dito sa Baguio City. Kaya nga dito sa Mountain Provinces Mission Baguio City, sa pakikipag-ugnayan nito sa Department of Health, Baguio General Hospital ay isinagawa ngayon ang free screening for cervical cancer. Sa isang makabuluhang pagtutulungan at pagsisikap sa pamamagitan ng Baguio General Hospital at ng Mountain Provinces Mission, ang inisyatiba na ito ay bahagi ng isang pandaigdigang kampanyang pangkalusugan na kinikilala bilang SUCCESS, Scale Up Cervical Cancer Elimination with Secondary Prevention Strategy. Itong project natin na ito ay tinatawag na SUCCESS Project. Screening ito ng cervical cancer. So, but this one, yung magamit tayo ng self-collection ng human papillomavirus typing. So, ang advantage nito is, number one, may privacy yung ating mga clients, ang kababaihan na sila mismo magko-collect sa kanilang sarili. Ang pangunahing focus ng programa ay upang pagsilbihan at turuan ang mga kababaihan sa komunidad at mga kapatiran na rin edad 30 to 49 years old. Itong project ngayon, ng SUCCESS Project, ang pwede natin isama dito will be 30 to 49 years old. During these times kasi, nakakatch natin yung earlier than yung virus, so that it does not, hindi siya magpo-progress to a more progressive disease state na nagkukos ng cancer. Itinampok sa naturang free screening ang dalawang pangunahing aktibidad. Ang seminar na nagbibigay kaalaman at sampling ng HPV. Ang HPV sampling ay isang mahalagang bahagi ng kaganapan na nag-aalok ng on-site na pagsusuri para sa HPV, isang nangungunang sanhi ng cervical cancer. Human papillomavirus testing, pag ginagawa natin yun, nakakatch natin yung disease na magiging cervical cancer before siyang maging cervical cancer. So, matitreat natin yung mga yon, mawawala yung lesion para hindi na maging cervical cancer. Ang sama-samang pagsisikap na ito ay nagmamarka ng isang malaking hakbang pagsulong sa paglaban sa cervical cancer. Maganda kasi ito ang way para ma-promote natin ang cancer awareness or health awareness sa mga kababaihan natin, at isang way din para ma-reach out natin ang mga kababaihan dito sa community. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng maagang pagtuklas at mga diskarte sa pag-iwas, ang Tagumpay ay patuloy na gumagawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga babaeng na pagsilbihan. Isang malaking pasasalamat ang aking nararamdaman nung nalaman ko ito. Talagang sabi ko, kailangan mag-avail ako kasi minsan lang ito mangyari. Layunin ang maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa Baguio City Mountain Provinces Mission, Jackson Claudio, para sa Hope Today, NPUC News.